Selena Horror Stories. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Berta. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan noong isang beses na masukan ako bilang katulong. At ito ang buong kwento. Nay, nakahanap na po ako ng trabaho. May pambayad na tayo sa mga utang natin, Nay. Mabuti naman na kung ganun. Saan ka ba nakahanap ng trabaho? Pinsan ng kaibigan ko, Nay. Galing sila sa ibang bansa. At bukas na bukas, eh kailangan ko nang lumuwas ng syudad. Sigurado ka na ba talaga, nak? Baka mahihirapan ka dun. Opo, Nay. Sigurado na po ako. At huwag kang mag-alala. Aalagaan ko yung sarili ko. Gagawin ko ang lahat para sa atin, Nay. Wika ko pa noon kay Nanay Miss Selena. Kinabukasan ay maaga akong umalis patungo sa bahay ng aking magiging amo. Bumiyahe ako ng mga 5 oras bago ako nakarating doon. Pagdating ko mismo sa lugar ay agad akong nagtanong, "Ali, saan po ba yung bahay ni na Madam Leonora?" Hindi ito sumagot, Miss Selena, at nakatitig lang ito sa akin. Inulit ko pa ang aking tanong sa kanya, ngunit hindi pa rin ito sumagot. Para bang may gusto siyang sabihin sa akin, pero pinigilan niya ito. Kung kaya't naghanap na lang ako ng ibang mapagtanungan. "Manang, pwede po ba magtanong? May kilala po ba kayo ditong Madam Leonora?" "Ah, oo. Diyan sa may susunod na kanto. At kumaliwa ka, Ineng." "Teka lang, ano bang gagawin mo doon? Kamag-anak mo ba sila?" "Ay, hindi po, Manang. Namasukan po ako. Ako na po yung bagong katulong nila." "Talaga ba? Kasi sa pagkakaalam ko, marami na silang mga katulong. At kadalasan ay mga kamag-anak lang nila ito." "Aba, kakulang pa po, Manang, kasi kahapon nag-uusap po kami na kailangan nila ng katulong. At sabi pa niya, bukas na bukas raw ay pumunta ako sa kanilang bahay. Kaya nandito po ako ngayon, Manang." "Sige po ha, mauna na po ako, Manang. Maraming salamat po." Noong papaalis na sana ako, ay bigla akong tinawag ni Manang. "Ineng, halika muna. May sasabihin ako sa'yo." "Ano po yun, Manang?" "Mag-iingat ka doon sa kanila. At kung meron kang problema, sabihan mo lang ako. Siya nga pala, itago mo ito. Kakailanganin mo ito walang araw." "Ano po ito, Manang? Para saan to?" "Huwag nang maraming tanong, Ineng. Gamitin mo lang ito kapag nanganganib ang buhay mo." "Opo, Manang. Tatandaan ko po yung sinabi niyo. Maraming salamat po ulit. Mauna na po ako." Wika ko pa nun sa matanda. Kahit naguguluhan ako sa kanyang sinabi, ngunit tinago ko pa rin ang kanyang binigay sa akin. At maya-maya pa, ay meron na akong nakitang malaking bahay. Siguro ito na yung bahay nila, Madam. Bago pa man ako kumatok, ay meron ang nagbukas sa pinto. "Nandito ka na pala. Kanina ka pa ba?" "Hindi naman po, Ma'am. Kakarating ko lang din." Sagot ko pa sa babae. "Anong, Ma'am? Katulong lang din ako. Si Madam na sa taas, nagpapahinga. Mamaya bumaba na yun. Pumasok ka na." Walang ano-ano, ay agad akong sumunod sa babae. At noong nasa loob na ako ng bahay, ay namamangha ako sa aking nakita. Grabe ang laki naman ng bahay nila. At parang mamahalin ang lahat ng gamit. Wika ko pa nun sa aking sarili, Miss Selena. "Halika, umupo ka muna dito. Puntahan ko lang si Madam sa taas." Wika pa ng babae sa akin. Noong mga oras na yun, Miss Selena, pakiramdam ko ay magiging maayos ako dito. Dahil sa napansin ko ay parang mababait naman sila. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba na si Madam Leonora. "Berta, nandito ka na pala. Napaaga yung dating mo ha. Pero mabuti na yun. Siya nga pala, Berta. Nakalimutan kong sabihin sa'yo.
Puno na pala yung mga katulong namin sa bahay. Doon ka lang muna sa karinderyan namin. Huwag kang mag-alala, magaan lang yung trabaho mo doon. Gumising ka ng alas 8 ng umaga. At pwede ka nang magpahinga sa tuwing alas 5 ng hapon. Uwi ka pa noon ni Madam Leonora. Ganun ho ba, Madam? Malapit lang po ba yung karinderya niyo dito? Malapit lang naman, Berta. Mga isang oras lang yung biyahe. At huwag kang mag-alala. Ihahatid kita doon. Matapos wikain iyo ni Madam, ay kinabahan ako ni Selena. Hindi ko alam kung bakit. Ayos ka lang ba, Berta? Siguro napagod ka sa biyahe mo. Halika muna dito sa taas. Magpahinga ka muna. Mamaya na tayo pumunta ron. Walang ano-ano ay agad kaming umakyat at nagtungo sa isang silid. Maya-maya pa, habang nasa kwarto na ako, ay hindi ako makatulog. Para bang may bumagabag sa aking isipan. Hindi ko pa matukoy kung ano ito. Hanggang sa naisip ko si nanay at ang aming mga bayarin. Kung kaya't isinantabi ko muna ang aking kakaibang nararamdaman. Makalipas lang ang ilang oras ay nagtungo na kami sa kanilang karinderya. Habang nasa biyahe ay napapansin ko ay para bang napakaliblib na lugar ang aming pupuntahan. Gustuhin ko mang magtanong, subalit hindi ko na lang tinuloy. Hanggang sa bigla na lang huminto si Madam at sabay sabi nang, Berta, nandito na tayo. Bumaba ka na. Po? Ito na yon? Sige po, Madam. Bumaba na po ako. Nagulat ako ni Selena dahil hindi ko lubos akalain na probensya pala ang aming pupuntahan. Berta, sumunod ka sa akin. Wika pa ni Madam na agad naman akong sumunod. Pumasok kami sa napakalaking lumang bahay at nakakatakot. Ano ba tong pinasok ko? Kakayanin ko kaya dito? Wika ko pa nun sa aking sarili. At noong pagpasok ko sa loob, ay nagtinginan sa akin ang mga tao. Siya nga pala, Berta. Ito yung karinderya natin. At doon ka matutulog sa taas. Tuturo sa iyo ni Manang ang magiging kwarto mo. Wika pa nun ni Madam Selena. Sa totoo lang, noong mga oras na yun, ay gusto ko nang bumalik sa aming bahay. Dahil pakiramdam ko, ay merong mangyari na hindi maganda. Lalo na sa paraan ng pagtitig sa mga tao doon, para itong kakaiba. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ni Berta sa unang bahagi. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo palagi.